Hello po at isang mapagpalang araw sa lahat, especially dun sa mga bagong subscribers and viewers po natin. For this video po, ang topic natin ay mahalin mo ang iyong kaaway. Ano po, sa totoo lang, no, isa sa pinakamahirap gawin po talaga ito, ang mahalin mo ang iyong kaaway. Bakit? Kasi bakit mo nga mamahalin or paano mo mamahalin? Eh kaaway mo nga, di ba? Kaaway, meaning may di magandang ginawa sa'yo. Meaning sinaktan ka, no? Meaning pinahirapan ka. O baka naman tinraidor ka, no? Di double cross ka. Kaaway mo, no? Tapos sasabihin mo, mahalin mo ang iyong kaaway. Parang ang hirap po nun, di ba? Pero alam nyo po, sabi sa Bible, no? Maliwanag po na sinabi sa Bible na mahalin daw natin yung kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At ang sabi po doon, no, mahalin yung kapwa. Meaning ay hindi sinabi kung mahalin mo yung mga nagmamahal lang sa'yo. Hindi sinabi na may requirements, no? Mahalin mo siya kapag ginawan ka ng ganito, ng maganda. Mahalin mo siya kapag nabot niya yung standard mo. Wala pong ganun, no? Ang sabi sa Bible na paliwanag po, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Alam niyo po, sa totoo lang, nagagalit tayo, no? Nagtatanim tayo ng galit minsan kasi mahal natin yung sarili natin, no? Tinidepensahan natin yung sarili natin, no? Pinagtatanggol natin, no? Nakakaramdam tayo, no, ng ayun nga, ikaw yung nasaktan, ikaw yung nahirapan, ikaw yung alam mo yung nakaragabyado. So syempre dapat magre-react ka kasi tao ka, no? Mag-iisip ka na parang, uy, hindi tama to, ginagawa ka ng di maganda. So dapat kumanti ka, no? Dapat balikan mo, di ba? Pero alam niyo po, hindi dapat ganun actually, no? Hindi dapat laging ganun. Kailangan nating mahalin yung kaaway natin kasi mismong Bible po, no, mismong si Jesus ay sinasabi po yun para sa atin. At kahit siya, no, siya na Panginoon, no, na anak ng Diyos, ay minahal tayo, no, minahal maging yung mga kaaway niya. Alam niyo na may story, no, last 2000 years ago, marami po naging kaaway si Jesus, no, marami manipusta sa kanya, maraming mga gumawa na hindi maganda sa kanya. Pero alam niyo po, at the end, no, pinili niya pa rin mahalin yung mga kaawa niya. Kasi love, no, ang Bible kasi, ang love, walang requirements, no, walang standard, no. Kailangan mo silang mahalin, no, maganda man or di maganda yung ginawa nila sa'yo. Bakit? Number one, ano yung rason bakit kailangan mahalin natin yung kaaway natin? Number one, para sa sarili natin, no? Tayo mismo magkakaroon ng peace, no? Magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kaginhawaan, no? Kasi instead na hate, no? Alam niyo po, maraming namamatay sa galit, maraming na heart attack, maraming nagkaka-stroke dahil sa hate, dahil sa galit. At kapag yun nga, yun ang ating inunan, yun ang ating pinaandar, tayo mismo, no, tayo mismo ang apektado. Kaya number one, para sa sarili natin yun. Kapag minahal natin sila, no, kahit kaaway natin sila, tayo mismo mapapalaya natin yung sarili natin sa galit, no, at sa di magandang resulta nito para sa atin. Pangalawa, no, bakit kailangan mahalin yung kaaway natin? Eh para sa sarili natin uli, no? Para sa sarili natin uli. Bakit, no? Alam niyo po, kapag may kaaway tayo, galit tayo, no, may marami tayong nagagawang di maganda actually, no. Nakakapagtanim tayo ng galit, no? Yung iba nakakapatay actually, no? Yung oras mo, no? Yung oras mo doon na lang kasi doon na lang tumatakbo yung isip mo. Paano ka gagante, no? Paano mo gagawa ng di maganda? Alam mo yun, yung parang di ka makatulog, di ka mapakali kasi nga may something inside in you na hindi mo mapalaya. So pangalawa, una, para sa sarili natin. Pangalawa, para sa sarili pa rin natin talaga eh. Kaya mahalin natin yung kaaway natin.
mismo sinasabi ng Bible kasi para sa sarili natin. Yung worst thing, no? No, yung makapatay tayo, alam nyo, isa sa pinaka, no, mahirap na sitwasyon, no? Bukod sa makukulong ka, no, mahihirapan ka na dito sa lupa, eh pagdating ng panahon, no, ng kamatayan, dobling hirap po yung pagdadaanan natin. Kaya dapat, no, mahalin natin yung kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Alam nyo, totoo lang, di ba, minsan, alam naman natin, nadidisappoint tayo, no? Pag may nakikita tayong mali sa sarili natin, syempre, kailangan natin, gusto natin ayusin. Kasi mahal natin sarili natin, di ba? Gusto natin iingatan yung sarili natin. So, dapat ganun yung mindset natin, no? Sa kapwa natin. Maganda man o di magandang ginawa nila, we have to love them kasi nga, mahal natin yung sarili natin. Meaning, ayaw natin na tayo mismo yung mahirapan. Tayo mismo ang malagay sa alanganin. So, dapat mahalin natin sila kahit mahirap po. Kahit mahirap magmahal ng tao, no? I mean, ang kaaway, we have to do it, we have to practice it, and we have to free ourselves, okay, from hate, okay, from galit, no? Isipin na lang natin, actually, no? Isipin na lang natin na walang perpektong tao. Lahat pwede magkamali, no? Sa totoo lang, no, minsan ang problema sa atin masyadong mataas yung tingin natin sa ibang tao. Akala natin hindi sila pwedeng magkamali. Akala natin hindi sila pwedeng matisod. Akala natin hindi sila pwedeng makagawa ng mga di magagandang bagay. Kaya pag nakagawa sila ng di maganda, actually parang masyado tayong disappointed, no? Masyado tayong parang discouraged. Why? Kasi bakit sila ganun, no? Bakit sila ganyan? Bakit may nagawa silang di maganda? At yun, yeah, magtatanim tayo ng galit. Tayo mismo apektado. So, mali po yun, no? Sabi ng Bible, walang sino man, wala kahit isa ang perpekto. Pwede magkamali ang tao, no? Pwede magkamali. At kapag nasa isip natin yun na, oo nga, pwede silang magkamali. Pwede silang gumawa ng di magagandang bagay. Kapag yun po, ang nasa mindset natin, syempre, ay instead na galit po, no, instead na galit yung magawa natin or maibigay natin, ay awa na lang, no, awa na lang sa kanila na, yun nga, nawa magbago sila, nawa matulungan sila. And alam nyo po, sabi ng Bible, no, overcome evil, okay, by doing good. So, yun po yung sinasabi ng Bible. Pag ginawa ka ng di maganda, gawan mo ng mabuti. No? Kapag di, sabi nga, eh, di ba, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung sa kanan mo. Pag ninakawa ka na damit, ibigay mo pa yung damit mo. Kapag pinatakbo ka ng isang milya, gawin mo ng dalawang milya. Alam mo, kailangan mo i-practice natin yung overcoming evil by doing good. No? Gawan natin sila ng maganda. Kahit pa, okay, kahit pa kaaway natin sila. Sa ganun, sila din, no, maramdaman nila. Maramdaman nila na hindi tayo kaaway, no. Tao tayo lahat, pwedeng magkamali, no, pwedeng magkamali. And sa pamamagitan noon, no, mahalin natin sila and i-free natin yung sarili natin sa galit, no, sa pagkamuhi, at i-free natin yung sarili natin sa di magandang bagay na pwedeng maging resulta dahil galit tayo. Okay? So mahalin po natin yung kaaway natin kahit mahirap, oh, 'di ba? Kasi mahirap talaga isipin, no? Lalo na pag inisip mo yung sarili mo. Na ikaw nga, ikaw yung apektado, ikaw yung kawawa kasi ikaw yung ginawa na hindi maganda. Kapag ganun po tayo, ganun yung mindset natin, ay mahirap po talaga magpatawad. Pero dapat ang tanong, no, bakit nila nagawa? No? Bakit sila ganun? Anong problema, no? Dahil sa ganun ay masolusyunan. Masolusyunan po, no? Hindi yung umantong sa mga di magagandang bagay, no? Yun nga, makapatay or ikaw yung mapatay, no? Makasira ng ibang bagay, no? Apektado lahat actually. Pamilya, no? Lahat apektado. Kaya guys, no? Mahalin natin yung ating kapwa. Mahalin natin especially yung ating mga kaaway para sa sarili natin. Para sa sarili natin, okay? Para tayo mismo ay makalaya, no? Patawarin natin sila, okay? Forgiveness is the key
Okay, para sa kalayaan natin. Alright, yun lang guys ang gusto kong i-share. Maraming salamat po sa inyong time and God bless you po.